Ako mismo nag-move ng schedule. Oo. That is correct, yeah. Medyo umabot kami ng more than 10 hours, tama ka, no? At pagkatapos noon, when we suspended the hearing, eh meron pa kaming short meeting naman with among the chairs of the Quadco. Okay. Walk us through, Congressman, dito sa testimony ni Bucor Colonel Gerardo Padilla. Hindi naman yung kahapon ang unang pagkakataon na humarap siya, no? Pero walk us through his testimony at gaano kahalaga itong testimonya niya patungkol dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Yung kanyang affidavit na kanyang ito yung second supplement, ito na yung supplemental affidavit niya from the first, no? Kasi yung una niyang affidavit, wala siyang mention doon about tinawagan siya at wala siyang mention doon about naming the two personalities, yung Colonel Garma at saka si Colonel Leonardo. Kaya nga he executed a second affidavit, no? We're calling it now the supplemental affidavit, na kung saan pinangalanan niya doon, no, na totoong nagkaroon ng meeting between Garma, Leonardo at saka siya doon sa Davao, at ang pinag-usapan nga ay kung itong plano para makapasok ang para ma-execute itong mga tatlong Chinese drug lords sa loob ng Davao Penal Colony. So, isa pang mahalagang punto doon sa kanyang affidavit, sinabi niya doon, which corroborates the affidavit of the suspect, yung Mr. Leopoldo Tan, no? Yung isa sa mga pumatay doon sa tatlong Chinese, na sinabi niya, narinig niya, nag-ring ang telepono ni Colonel Padilla, at doon sa telepono ni Colonel Padilla, nung sinagot niya ito, nabusesa niya yung kausap na si former President Duterte. Yun ang kanyang nakalagay doon sa affidavit niya. At sinabi rin niya, na narinig niya na ang sinabi doon ay congratulations, job well done, pero parang sobra yung ginawa, parang dinuguan, parang something ganun yung ano, parang ginawang dinuguan. Parang ginawang dinuguan, no? Parang yun ang pagkakasabi. At ito naman ay inamin ni Colonel Padilla, no, yung warden ng Davao Penal Farm. Sinabi niya na totoo, tinawagan siya sa kanyang cellphone at sinabihan nga siya na congratulations, job well done. Kaya lang ginawang dinuguan. So which now confirms that indeed there was a call made, at yung tawag na yun ay galing kay former President Duterte, at ito ay nag-corroborate dun sa statement ng suspect na si Mr. Leopoldo Tan. Ang tanong, Congressman, what changed? Bakit naglabas ng supplemental affidavit itong si Colonel Padilla? At inamin, kinorroborate yung una nang sinabi ng dalawang inmates. Kasi nung una, nung tinatanong namin siya, kung natatandaan nyo, yung last hearing, prior to yesterday's hearing, tinanong namin siya at humihingi siya ng executive session. At doon sa executive session, marami sa mga sinabing mga information doon, which you know that I cannot reveal, pero humingi siya ng permiso na kung maaari ba raw na siya ay gumawa ng affidavit, no, supplemental affidavit. I think it was upon the advice of his lawyer, no. So nung sinabi niya yon, sinabi namin eh kung gusto mo mag-execute ng bagong affidavit, eh di gumawa ka sa harapan ng mga lawyers at make sure ito ay sinumpa ang salaysay mo. Kaya nung natapos niyang gawin yung second affidavit niya, nakita namin, yun ang ginawa, nilabas natin nung yesterday's hearing. Supposedly, ang aming hearing for yesterday, dalawang aming topic, no? Yung isa yung drugs issue sa Bureau of Customs, at yung kalahati naman ng araw ay i-devote naman namin dito sa usapin sa Pogo, no, kung saan imbitahin namin si Alice Go, si Cassandra Ong at saka si Harry Roque all together, no, pati yung wife ni Attorney Harry Roque.
So hindi sila, hindi namin na ano, na-anticipate na because of this supplemental affidavit, we felt na sa tingin namin mas mabigat at mas magandang agenda ito because ito yung gustong mailabas ng Quadcom, no, para masuportahan yung mga nauna nang nagbigay ng testimonya. So nakita namin na ganun, kaya nag-schedule kami ng EJK bilang topic namin yesterday. Pero ano po yung paliwanag ni Colonel Padilla? Bakit ngayon siya nagsasalita? Bakit hindi before? Ano yung kasi sinabi doon, po niya? Doon sa pagtatanong namin, this is during the open hearing, tinanong siya, no? Anong nag-udyok sa'yo at ikaw ay lumabas? Sabi niya, kasi nung una, sir, hindi, natatakot po ako sa aking buhay at sa buhay ng aking, sa safety ng aking pamilya. Understandably, kasi alam niya na may mangyayari sa loob at wala siyang ginawa bilang isang warden, conspirator siya dun sa krimen na nangyari. At alam niya na mapapahamak siya dyan. Hindi, dahil lamang sa takot niya sa kanyang sa maaaring kaharapin niyang kaso, ang ginawa niya, nagbigay na siya kagad ng affidavit at sinabi niya na siya ay magko-cooperate sa committee. So dito, tinumbok niya mismo si ano, si President Duterte, pero base dun sa sinabi niya at saka sa mga impormasyon na nakuha po ng komite, pwede bang sabihin na si Duterte yung nag-utos o nag-mastermind ng pagpatay dun sa tatlong Chinese dun sa Davao jail? Wala pa namang ganong klaseng ebidensya o testimonya na kung saan tinuturo direkta, no? But we all know na during 2016 to 2022, ayan yung kasagsagan ng war on drugs. At itong mga taong malalapit na kung saan ay kinikilalang mastermind, no, dito sa pagplano, sa pagpatay dun sa tatlong Chinese, ay hindi maikakaila na malapit sa ating dating Pangulo. So sa tingin ko, by association or by perhaps by implication, although wala pang direct, ha, wala pa kaming nakikitang direct na nagsasabing iniutos yan. But you remember, during those times, kasagsagan itong war on drugs, there was a statement, no, na ito ay laban o gera para sa bayan at para matigil itong problema natin sa droga na kinakaharap during those times. And we all know that the centerpiece of the former president's campaign was the war on drugs. Given this testimony, Congressman, tingin niyo dapat na bang ipatawag o mag-appear ito si dating Pangulong Duterte sa Quadcom hearing? Well, hindi lang kasi ito ang unang beses na naakusahan ng ating dating Pangulo sa mga hearings, no? Even before the creation of the Quadcom, sa Committee on Human Rights ay nabanggit na po ang kanyang pangalan, no, bilang isa sa mga nag-utos. Ang basihan nila ay yung mga pronouncements ng ating dating Pangulo sa kanyang mga interviews, sa kanyang mga speeches wherein he openly declared, no, yung kanyang galit at yung kanyang order sa mga kapulisan tungkol dito sa pagpapahinto ng droga sa atin. So pinatawag po siya, may invitation po sa kanya, and until now, no, this invitation is still standing, and we're still waiting for the reply, no, ng ating dating Pangulo dyan. Pero para sa inyo, bilang tagapamuno ng Committee on Dangerous Drugs, dapat na bang humarap si dating Pangulong Duterte dito sa hearing po? You know, ako, I would be honored, no, kung a-attend siya, no. Pero we will also respect kung hindi siya a-attend, no. Kung 'yan ang kanyang desisyon, karapatan po niya 'yan. Pero kung ako ang naakusahan, I will find ways and to be able to answer the allegations being hurled at me, especially kung seryosong allegation ito o akusasyon ito. So I will take advantage of the committee hearings being done
either in the Senate or in the House of Representatives. Kung ako ito. Kayo na rin po nagsabi, Congressman, no, na napakaseryoso ng mga akusasyon laban sa dating Pangulo. Pwede ba umabot sa sa punto na baka i-contempt siya ng mga kongresista kung hindi siya magpapakita? Total, ginagamit na rin naman yung tool na yan. Hindi siguro mangyayari yon na Christian, no? Kasi in the first place, no, we always accord or afford courtesy, no, to former President Duterte. No, in deference to him being the former president, he has served this country, he has devoted this time. So in that context, no, we always would extend courtesy and respect to whatever decisions he will make with regards to the invitation that is being sent to him by the Quad. So, yun so, bali, ano, ang aming... sorry sir, bali invitation, hindi nyo siya i-require to appear. Invitation lang. Yes. Oh. Well, of course, the invitation would signify that we are asking you to come and appear before this committee for you to be able to use the time of this committee to answer the allegations hurled at you. So, pero to the point na pag hindi siya sumipot na i-contempt namin siya, I don't think that would be possible. Okay. Puntahan natin yung ano. Kasi baka, para ma-refresh din yung memory ng mga nanonood at nakikinig po sa atin. No? Tatlong Chinese yung pinatay. Nakakulong na to, no? Nasa loob na sila ng Davao Prison and Penal Farm. August 2016 sila pinatay. Dalawang inmate na kasama nila yung pumatay, no? So far, dito po sa mga impormasyon na nakalap ninyo, bakit daw ipinapatay yung tatlo? Ano yung motibo? Well, according to the two suspects, no, yung kung yung nag-carry out ng pagpatay, si Mr. Leopoldo Tan at saka si Mr. Andy Magdadaro, sila ay nainganyo dahil nga meron pong perang kapalit, no? Bawat isang Chinese, kapag ito ay napatay nila, merong katumbas na 1 million pesos yan. At yung 1 million pesos na yan ay manggagaling doon sa tao na nag-order sa kanila, no, na patayin ito. Wala namang sinabing motibo except that they discovered na itong mga napatay ay mga drug lords. Yung isa yata doon sa tatlo ay chemist, no, na siya ang nagluluto at gumagawa ng shabu dito sa atin. So, because of the money, the financial consideration siguro, eh, nainganyo itong dalawang suspects dahil bibigyan sila ng 1 million per head at yung pinangakong kalayaan, no, na makakalabas na sila, mabibigyan sila ng parang pardon o parol ang pinag-uusapan. Eh. Parang ganun. Okay. Pero kayo, anong basa nyo? Bakit sa dami, dinami-dami ng mga drug lords na nakakulong sa mga piitan sa Pilipinas, bakit itong tatlo na ito? At kung totoo man na meron talagang polisiya yung dating administrasyon para i-eliminate yung mga ganyang big-time drug pushers or drug traffickers, bakit parang iilan lang yung pinatay? I'm not saying na dapat ginawa yun, no? Kasi nakapiit naman. No? I'm curious lang bakit itong tatlong Chinese na ito yung pinapatay? Hindi, isa lang yan, no? Isa lang yan. Kasi there are 32 names, no? Apparently, pinakitaan si Mr. Leopoldo Tan nung taong kausap niya ng mga ililiquidate, no, ng mga nakakulong sa iba't ibang ano, iba't ibang kulungan. In fact, August 11, merong isang Pinoy drug lord by the name of kung di ko nagkakamali, Alvarez, nabanggit 'yun kahapon sa aming hearing, Alvarez, at nakakulong 'yan dito yata sa may NBP, no? Nakakulong ito. At I think going to his court appearance, inambush ito na matay. August 11 yun. August 12 ay nangyari itong sa tatlong Chinese. Yung August 13, meron pang isang na-execute din na isang prisoner. Yung pa lang ang aming nakikita, no? At itong 32 names na binigay at pinakita dito kay Mr. Leopoldo Tan are all Chinese.
Ang tatlo doon sa 32, itong tatlong namatay na sa loob ng Davao Penal Farm. Okay. Next question, Congressman. Pinakita sa kanya yung listahan ng 32, pero hindi lahat yun nasa Davao, no? Tama po ba? All over the Philippines? Yes, hindi. Okay. Yes, all over the Philippines. They're scattered all over the Philippines. Meron pero, sa provincial jails. Opo. Pero bakit ipapakita yung buong listahan na yun kay Leonardo Tan? Kung si Leonardo Tan nandun lang naman sa Davao? Eh, yun nga, no? Kasi siguro, just to make the impression na huwag kayo mag-alala dahil lahat naman yan, maraming ano dyan, dahil ito, kalaban ng bayan ito, ito ang nagdadala ng droga sa atin, siguro ganun yung pagkaka-explain, no? In fact, sabi nga nung nagpakita sa kanya, sabi sa kanya na ito ay 32 ito ng mga Chinese na nahuli dito sa loob ng Pilipinas. At itong tatlo, yan ang assignment nyo. Yun ang pagkakaintindi niya. Okay. Pero hindi naman po ba... Okay, hindi naman kaya ano to, ano. Syempre, I'm just thinking of the possibilities. Baka naman selective yung approach, no? Pinili tong specific na 32 names. Baka kompetensya. I don't know. Well, hindi, we have to determine first, no, sino-sino ba itong mga to, kung talagang na-execute ito, kung ilan ba yung namatay. Kaya nga hiningian namin ng records ang Bucor, hiningian namin ang records ang BGMP, doon sa mga prisoners na foreigners na Chinese na namatay in their custody, no, para makita namin. At ipapakita namin ito dyan kay Mr. Tan, dahil hanggang ngayon siya ay nakadetain dyan sa House of Representatives Detention Facility. Okay. Base rin po sa pag-iimbestiga ninyo, malinaw na ba kung sino nag-utos, sino nag-mastermind? Kasi na-establish yun naman sino nag-execute, no, nung plano. Pero sino yung nag-mastermind nitong pagpatay sa tatlong Chinese? Oh, well, dalawa yung nabanggit sa testimony ng mga tatlong witnesses, no? Si Leopoldo Tan, si Andy Magdadaro, si Superintendent Padilla. Tatlo, dalawang pangalan yung binabanggit nila, no? Na kung saan familiar sila, na naririnig nila dito sa usapin ng extrajudicial killings. Iba nga, kagaya yung dalawa, yung Colonel Leonardo at saka si Colonel Garma, naka-meeting pa ni Colonel Padilla. So that confirms na itong dalawa ay involved, no? Kasi yun nga ang pinagmitingan nila. Narinig naman ni Leopoldo Tan doon sa kanyang classmate na dating boyfriend ni GM Garma, na kung saan yung pulis na yon, yung SPO4 Arturo Narsolis, ang siyang kumontak dito sa dalawang killer. At siyang nangako na bibigyan sila ng tag 1 million per head kapag naging successful yung execution. Which happened, no? Kaya lang, nung binayaran sila, short ng 1 million. So, natanggap nila? Tig 1 million? Tag 1 million lang. They're supposed to get 1.5 million each. Kasi nga, tatlo yung namatay. Ang natanggap nila ay 2 million lang. Tapos, nakita nila, natapos na ang term ni President Duterte, nakakulong pa rin sila. So, meron silang kinikim-kim na nasama ng loob. Kaya, ito nakita nila na merong quad committee hearing, naghanap sila ng paraan through another prisoner na kumontak dito sa ating Director General ng PIDEA, si General Moro Lasso. Kinontak nila ito at nagpahayag sila ng kanilang interest na magsalita, na walang hinihinging kapalit. Yun nga, you know, wala silang hinihinging kapalit. They have served more than 70